natin, Alan. Hindi ka naman pwedeng basta-basta na isuko yung anak natin. Nasa tamang edad na si Cheska. Pagka nagkainita na talaga kayo ni Maricar, tayo ang pipiliin ni Crisel. Cheska, anak. Pasensya na po, ma'am, pero... Hindi po kayo yung nanay ko. Hindi niyo po ako, anak. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. At lalong-lalo mo pong pakikialaman ang buhay ng mga anak ko. Kaya pwede ba, umalis ka na. Kung tunay niyo po talagang anak si Cheska, iniisip ko rin po si Crisel kasi paniguradong malulungkot po siya kapag nawala siya sa kapatid niya. Hindi na para isipin ko pa ang damdami ng ibang tao. Basta gagawin ko ang dapat kong gawin para mabawi ang anak ko. Kung kailangan mo ng kausap, kung kailangan mo ng karamay, nandito lang ako. Salamat. Please, can you tell me kung paano maging kasing lakas mo para mabawi ko na yung katawan ko? Patunayan mo muna yung sarili. Nakabalik na pala si Cheska? Wala akong paalam-alam. Bakit kayo nag-iim sa amin? Pero huwag niyo pang sabihin na naitin ako na yung nasa katawan niya sa akin. Nakumuto na ako na po yung nandito. Siya na yung kaluluwa ngayon. Siya kailangan siya na yung bumalik sa mundo ng mga kaluluwa. Kailangan na po niya manahimik. Anong iniisip mo? Si Cheska. Anak ko rin siya. Mahal ko siya. Pero anak ko rin si Crisel. At mahal ko rin siya. Eh, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Naalala ko, sabi mo sa akin noon na hindi tama na ipagamit kay Crisel yung katawan ni Cheska. Pero ang sabi ko sa'yo noon na siguro naman okay lang kasi wala naman si Cheska. Pero ngayon, bumalik na si Cheska. At siya ang mas may karapatan dahil katawan niya yun. At kung si Maricar nga, yung tunay niyang nanay. Alam ko, masama ako. Kasi pinagkakaitaan ko si Maricar ng karapatan, ng pagkakataon na maging isang ina sa kanyang anak. Pero alam, ano gagawin natin? Ano, papalisin ba natin si Crisel dun sa katawan ni Cheska? Paano natin gagawin yun? Papatayin natin yung anak natin. Hindi ko naman kayang gawin yun. Hindi ko kayang pumatay. Hindi ko kayang patayin yung sarili kong anak. Para lang maibalik ko si Cheska dun sa nanay niya. Hindi ko gagawa yun. Hindi ko kayang gawin yun. Siyempre, Geraldine, hindi natin gagawin yan. Hindi. Alan, ayoko. Ayoko yung mawala ng anak. Buo na yung pamilya natin ngayon eh. Kakasama na tayong apat. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magkahiwalay-hulay tayo. Ayoko. Pero paano si Cheska? Anong gagawin natin sa kanya? Ay, tay. Sorry ho kung naglihim kami sa inyo. Ayaw lang naman yung talaga namin yung problema kayo eh. Oo nga po. Sana po huwag po kayo magalit sa amin. Hindi naman kami galit sa inyo eh. Disappointed lang. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Meron tayong kailangan gawin. Gusto ko makausap si Cheska. Ay, para saan pa po ba to? Bakit
Hindi ko ba kailangan makausap si Cheska? May manggugulo lang siya. Baka mapahamak tayong lahat. Anak ko pa rin siya. Gusto ko lang naman siya makausap. Gusto ko lang siyang kamustahin. Gusto ko lang malaman kung meron ba akong patutulong. Gusto ko siyang tulungan. Ay, huwag niyo nang tulungan si Cheska. Alam naman nating lahat kung ano yung gusto niya. Gusto niya mabalik tong katawan niya. Alam ko. Eh, bakit gusto niyo pa rin siyang kausapin? Dahil ano? Ibabalik niyo sa kanya yung kailangan niya? Hindi ako pinatawag. Kailangan niyo. Looks like my ex-mom knows the truth already. Nandito na po si Cheska? Oh, Bonnie. Oh. Nandito siya. Ipapasolid mo yung katawad ka sa akin!
kayo titigilan. Hindi ako titigilan at tinahagin sa inyo lahat. Mga mag-aagaw! Mga mag-aagaw! Jessica! Jessica, tama na! Tama na, huwag ka na mag-aagaw. Huwag ka na mag-aagaw sa amin. Wala na ho siya. Nagalit ko siya sa ating lahat. Hindi raw niya tayo patatahimikin. Gagantihan niya tayo, Nay. Naitiplawin naman ko siya ni Black Lady. Masama na ko si Jessica. Bago pa naging kaluluwa si Jessica, maldita na talaga siya, Nay. Mas naging maldita lang siya ngayon. Nay, please. Huwag niyo na ibibigay sa kanya yung katawag ko sa akin na to. Kita niyo naman, Nay, di ba? Hindi niya kayo mahal, Nay. Hindi niya tayo mahal. Galit na galit siya sa ating lahat, lalo-lalo na sa'yo, Nay. Pero ako, Nay, hindi ko kayo sasaktan. Hindi ko kayo sasaktan lahat. Ipagtatanggol ko kayo. Mamahalin ko pa kayo na sobra-sobra. Kaya please, Nay, huwag niyo na akong papaalisin dito. Hayaan niyo na lang akong mabuhay. Matagal ko nang hinit na ito, Nay. Na mayakap ka, na matawag kang nanay, pati si tatay. Nay, please. Huwag niyo na akong paalisin. Gusto ko pa po kayong makasama. Gusto ko pa kayong makasama lahat. Gusto ko pa mabuo tayo bilang pamilya. Nay, please, huwag niyo na mapapaalisin. Huwag ka pag-alala, ha? Hindi kita ibibigay. Hindi kita ibibigay. Hindi kita i-give up, ha? Hey, you ugly lady. Asan ang nanay ko? Saan siya nagpunta, ha? Aray! Hala! Sino? Ba mag-isa lang ako dito, ah? Madam friend, alam mo, parang totoo nga yung sinabi mo. Parang may mumunga rito. Ay naku, Gladys, wala na akong pakialam siya sa multo-multo na yan. Ang kailangan natin intindihin ngayon yung buhay dahil mahirap kalaban yun katulad ni Geraldine. Wisit na yun, pinapainit yung ulo ko eh. Bakit ba? Hindi naman ba pinakita sa'yo ang anak mo? Eh, hindi. Nakita ko na siya, Gladys. Nayakap ko pa nga siya. Hindi ho ako yun. Si Christelle ho yun. Masaya-saya ko kanina. Parang nabura lahat ng sakit, ng lungkot, nung nawalay siya sa akin. Oh, bakit? Bakit di mo siya inuwi dito? Hindi niya ako matanggap. Hindi niya ako kinilalang ina. Hindi. Gusto ko ho kayo. I accept you as my mother. Eh, hindi ko naman masisi ang bata dahil hindi naman lumaki sa akin eh. Tsaka siguro kung ano-ano na rin ang nasabi ni Geraldine dun sa bata, nalaso ng utak niya. So, paano natin siya mababawi ngayon? Wala na akong choice kundi labanan yung Geraldine na yun. Kailangan kong mabawi yung anak ko. So, ito ang desisyon mo? Hindi natin i-give up si Chrisel. Paano? Siya yung nasa katawan ngayon. Wala na akong gagawin para paguhin yun. I'm glad yan ang sinabi mo. I'm glad yan ang desisyon mo. Pero paano si Jessica? Ano mangyari sa kanya? Hindi ko alam.
Mahirap mamili. Nahihirapan ako. Pero hindi ko rin kaya patihin si Criselle. Kaya ako sino yung may katawan na yun. Wala na lang akong gagawin. Siya na lang yung hahayaan ko na mabuhay. Grabe naman pala yung nangyayari ngayon kina Ate Rizal, no, kuya? Sa tingin mo, babawi pa kaya ng Maricar kay Ate Cheska sa kanila? Hindi ko alam eh. Pero malamang magkademandahan pa yun dahil parehas silang mga pera eh. Pero alam mo, James, kahit ganun yung nangyayari, kahit magulo, yan pa rin yung nagpagpapasalamat. Ano yun? Si Crisan. Kinausap niya ulit ako na maayos. Wala lang, nakakatawa lang kasi hindi niya sinusungitan katulad ng dati. Hindi niya na ako iniiwasan. Eh, di ba mahal ka naman nun? Kaso nung nawala si Kuya Makoy, nagkasira kayo. Pero okay lang yun, Kuya. Sa tingin ko, unting amo mo pa kay Ate Crisan. Panigurado, magkakabalikan kayo nun. Sana nga. Bakit hindi ka pa natutulog, Chris? Yung marker na yun. Kala ko siya nga yung totoong nanay ni Cheska. Ayoko siyang pag-usapan, Crisan. Crisan, diba sinabi ko na ayoko nga siyang pag-usapan? Kaya tama na. Wala naman akong pakialam sa babaeng yun eh. Yes, ready na akong gawin to. Gawin nyo na yung dapat yung gawin. Madam Friend, sino yung kausap mo? Basta gumagawa na kami ng paraan para mabawi ang anak ko. Huwag na natin itong pag-uusapan, ha? At huwag ka na rin magtanong. Wala ka na kailangan, ha? Iwanan na kita. Okay na. Mami, kung ano man ho yung binabalak niyo, sinusuportahan ko ho kayo. Para lang mabawi yung katawan ko kila Geraldine. Good morning, Nay. Tang-aga mo yata nagising. Hindi ka ba nakatulog? Nay. Sorry ho ulit kung nagsinungaling mo kami sa inyo. Sorry ho na naglihim kami. Basta anak, huwag mo nalang ulitin yun, ha? Nay, paano po kung... totoo pong magnanay si Cheska at si Miss Maricar? Kung hindi man po siya, paano mo kung isang araw dumating yung totoong nanay ni Cheska? Alam mo, anak, alam ko yung pakiramdam ng isang ina na nawala ng isang anak. Na umaasa na makikita at makakasama pa rin sila. Aaminin ko sa'yo, naawa ko kay Maricar. Kung si Cheska lang talaga yung nasa loob ng katawan ni Cheska, hindi ko naman siya ipagdadamot kay Maricar. Kaso si Crisel yung nandun, anak ko yun. Kapatid mo yun. Hindi ko siya ibibigay kay Maricar. Selfish na kung selfish. Pero ano gagawin ko? Wala naman akong choice kung hindi tiisin si Maricar eh. Naiintindihan ko kayo na eh.
nakakonsensya ko kasi. Nay, nakukonsensya ako na may tinitiis tayong nanay. Alam ko, anak. Pero anong gagawin natin? Saan ka ba pupunta? Alam mo ba, ha? Galit ka ba sa akin? Apo, bakit? Dapat ba akong matuwa sa'yo? Kuya, iwan niyo muna kami mag-usap ng break. Ma'am, baka lumabas kayo. Mahirap na. Hindi kami lalabas. Sige po, ma'am. Crystal, ano bang problema? Bakit ka galit sa akin? Ano na naman ba yung ginawa ko? Ito na naman si Crystal. Maang-maangan. Sige, papaalala ko sa'yo, ha? Ano yung kay nanay kanina? Kaya siya naaawa kay Jessica at sa Maricar na yon? Ano yun, Crystal? Narinig mo pala yung usapan namin kanina. Crystal, nasabi ko lang naman yung nararamdaman ko, eh. Bakit? Pinagtatanong ba kung ano yung nararamdaman mo? At nung nag-share ka kung ano yung nararamdaman mo, inisip mo ba ako, Crystal? Inisip mo ba kung ano yung mararamdaman ko? Alam mo, kagabi ka pa eh. Kagabi pa ako naiinis sa'yo. Kagabi ko pa nahahalata na kontra ka! Kontra ka sa desisyon ni Dali na pagpili sa akin kaysa kay Jessica. Crystal, hindi totoo yan. Tama na, Crystal. Hindi mo na ako maluloko. Alam mo, dalawa lang yun eh. Kung gusto mo humakot ka sa Maricar na yun, o isuko mo na itong katawan ni Jessica. Alin doon, Crystal! Alin! Wala! Wala doon, Crystal! Siyempre, gusto kitang makasama! Talaga? Kahit alin doon sa dalawa, alam natin sa huli na mawawala ako sa inyo ni Nana. Yun ba yung gusto mo? Umamit ka nga sa akin, Crystal! May galit ka pa ba sa akin? Gusto mo na ba ako ulit mawala? Crystal, hindi. Saan mo ba nakuha yung mga hinala mo, ha? Sa totoo lang, nakukonsensya na naman ako kasi hindi mo naman talaga katawan yan. Hindi, tama nga. Tama nga yung mga hinala ko. Na gusto mo isuko ko itong katawan at ito sa totoong nanay ni Jessica! Sige, kasi pagbibigyan kita! Nalayas na lang ako! Kasi sandali. Sandali kasi mag-usap naman tayo! Hindi mag-aaway yung kambal. Magandang chance para makasingit ako kay Crystal. Sandali, mag-usap naman tayo, Crystal! Ng ano? Di mo ba iniisip, Crystal? Paano ko magpumayag si nanay doon sa sinasabi mo? Paano ako? Hindi-deliver mo ako kay Maricar? Ano na ka, Max? Naka-ribbon pa? Kasi hindi. Ang hirap kasi sa'yo, Kasan. Lagi kang sa tama. Diyan sa konsensya mo. Kaya nga tayo nag-away doon, di ba? Dahil pinipiling mo yung mga gusto mong paniwalaan. Lagi mo nalang iniisip yung konsensya mo! Bakit hindi ka nalang maging masaya? Para sa ibang tao, lalo na para sa akin, Crystal! Sa kanino pag-usapan naman natin ito, huwag mo nang palakin ito. Inaabot ka kasi, Crystal. Inaabot ka! Palibhasa, wala ka sa kalagayan ko! Hindi mo nararamdaman yung mga nararamdaman ko! Anong gusto mo, ha? Ipaalala ko ba sa'yo ulit lahat? Matagal ako naging kaluluwa, Kasan. Nawala akong katawan. Kaya kung may dapat kang kaawaan, Kasan, kampihan, ako yun! Hindi ibang tao!
Ako, Crisal! Ako! Sorry, huwag ka nang palalit sa akin. Huwag na tayo mag-aaway. Crisal, sabit! Tawan mo ako! Crisal, puyeta ka lang. Crisal, sandali, saan ka mapupunta? Pagkausapin mo ako! Crisal, sandali ka! Nag-away kami, Nay. Nag-usap kami sa babae. Nag-alit ko siya sa akin kasi narinig niya yung usapan natin kanina. Umalis ko siya. Bigla sumakay siya nag-taxi. Hindi ko siya nagsabi kung saan siya pupunta. Ano naman ang nangyari siya sa kapatid mo? Eh, nasan yung mga bodyguards niyo? Sorry, pinalis ko eh. Nag-usap ko kasi kami sa babae. Sabi, Nay. Alam mo, anak, walang mangyayari siya sa sorry mo eh. Mabuti pa sundan natin yung kapatid mo. Alin ka na! Tayo, miss. Kahit saan po, kuya. Naku, miss, hindi pwede yung kahit saan. Basta, kuya, diretsuhin mo na lang, kuya. Sige. So, paano mo pinagawa yung dalawin? Jessica, ano naman gagawin mo sa akin? Wala kung sasaktan mo na naman ba ako? Miss, okay lang kayo? Kaya ibalik na po. Tatakot ka sa akin. Kaya manghihiga na sa klodo sa kapatid mo, ha? Kuya, bilis! Bilisan mo! Come on, please. Kasi mapapalisin kita dito. Akin ang katulad niya. Kaya babubuhin kayo sa saan sa akin. Pasensya na, pare! Ano kailangan niya sa akin? Kuha mo sa akin! Ano kayo? Tapit mo ako! Ano ba? Ano kayo? Saan ko nadalhin yung katawan ko? Salamat! Sino pa kayo? Hindi ko inakalang magkakaganito. Hindi ko inakalang makikidnap yung kapatid ko. Sino naman kaya ang kikidnap yung sa anak natin, Alan? Hindi kaya yung Maricar na yun. Siya lang ang pwedeng kumuha kay Crisel. So si Maricar ang tunay na ina ni Cheska? Hiyang-hiya na nga ako at nagigilty ako eh. Makaramdam ko ako yung sumisira ng buhay nila. Ang tanong dyan kapag nagkaagawan na, sino kakampihan mo? Gusto mo talaga mabawi ang katawan mo. Ngayon na yung pagkakataon. Gagawa mo lahat.